Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Philippine Information Agency, Mimaropa, narito ang Mimaropa. Mimaropa. News on the go. News on the go. On the go. News on the go. Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome sa Mimaropa News on the Go, ang araw-araw na balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang lalawigan ng Mimaropa. Ito po si Leila Bingo Dagot ng Philippine Information Agency Palawan para sa edisyon ngayong araw ng Huwebes, 22 ng Oktubre. Sa ulo ng ating balita, update sa COVID-19 cases sa rehiyon, abangan. Sa Occidental Mindoro, San Jose LGU, nakatanggap ng 3 Tourism Appreciation Awards. Sa Oriental Mindoro, Highway Patrol Group, nagsagawa ng one-time big-time operation sa Calapan. Sa Buena Vista, Marinduque, Municipal Mayor pinangunahan ang indignation rally laban sa mga terorista. Sa Diongan, Romblon, Bangus Fingerlings, ipinamahagi sa mga Farmers Association. Sa Palawan, 49 million pesos na subsidiya sa abono, pinamamahagi na. Sa Regional News, dokumentaryo tungkol sa Tamaraw, ipalalabas sa webinar. Sa National News, maayos na pagpapatupad ng anti-terrorism law, bilin ng AFP chief sa mga sundalo. At sa For Your Information, tampok ang pagboto sa World Tourism Awards. Dumako na tayo sa ating mga balita. Sa COVID-19 update mula sa Department of Health Mimaropa Tracker, may petsang October 20. Sa ngayon, ang Mimaropa ay may 197 COVID-19 active cases. Ito ay nasa Oriental Mindoro na may 78, Palawan 68, sa Marinduque 31, sa Puerto Princesa 15, Occidental Mindoro 4, at sa Romblon 1. Sa recoveries, 1,379 ang gumaling na at ang nasawi ay 26. Ipinapaalala sa mga mamamayan na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng precautionary measures tulad na lamang ng palagi ang paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at face shield sa tuwing lalabas, pagpapanatili ng physical distancing at pagsunod sa community quarantine protocols. Ang face shield ay personal na gamit at hindi dapat ipinahihiram sa iba. Sa Occidental Mindoro, masayang tinanggap ni San Jose Mayor Romulo Festin ang 3 plaque of recognition ay ginawa ng Department of Tourism o DOT Mimaropa sa munisipyo ng San Jose sa ginanap na 2020 Mimaropa Tourism Appreciation and Recognition Day kamakailan. Ang mga nasabing plaque ay bilang pagkilala sa suportang ipinakita ng lokal na pamahalaan sa COVID-19 Bayanihan to Heal as One Act bilang parangal sa Indak Pandurukan Festival na naging finalist sa Outstanding Cultural Heritage Festival category ng Philippine Live Entertainment Arts Festival o LIFE at bilang pagkilala sa Pandurukan Cinema Film Makers Association na lumikha ng maikling pelikulang Kaming Mga Mangyan na napili at napabilang sa Curated Section Short Feature category sa 32nd Gawad CCP para sa alternatibong pelikula at video. Samantala, sa Oriental Mindoro, upang masiguro na ang sasakyan na mabibili sa merkado ay hindi carnap o tampered ang mga numero sa chassis at makina, ininspeksyon ng Regional Highway Patrol Unit Mimaropa kasama ang Provincial Highway Patrol Team Oriental Mindoro sa isinagawang one-time big-time operation sa showroom ng mga kotse at motorsiklo maging ang mga nagtitinda ng surplus na makina sa lungsod ng Calapan. Pinangunahan ng mga opisyal ng Highway Patrol Group ang operasyon kung saan kanilang ipatutupad o ipinatutupad ang ilang mga batas ukol dito na maaari silang mag-inspeksyon at magkumpiska sa mga tindahan ng sasakyan at makina sakaling nakaw o hindi nakarehistro sa kanilang Vehicle Information Management System o VIMS ang mga itinitinda ng mga ito. Ininspeksyon din ang isang tindahan ng makina ng sasakyan, gayon din ang segunda manong sasakyan at mga motorsiklo na pawang kumpleto sa papeles at nakarehistro sa kanilang VIMS. Dumako naman tayo sa Marinduque. Nagsagawa ng indignation rally laban sa communist terrorist group ang mga mamamayan sa bayan ng Buena Vista kamakailan. Ang gawain ay pinangunahan mismo ni Mayor Nancy Madrigal kasama ang mga opisyales ng Kabataan Kontra Droga at Terorismo o KKDAT at mga miyembro ng Bureau of Fire Protection at barangay officials. Ito ay bilang pagkundina sa nangyaring pananambang kamakailan sa Mansalay, Oriental Mindoro kung saan sinunog ang sasakyan ng PNP habang 3 miyembro naman ng kapulisan ang nasugatan.
Ang buwan ng Oktubre ay itinakdang Consumer Welfare Month. Ating alamin ang ilan sa mahalagang impormasyon para maging ligtas sa tinatawag na digital o online market. Panoorin natin ito. Pagkakataong ito, dumako tayo sa Romblon. Pinagkalooban ng lokal na pamahalaan ng Udyongan ang community barangay officials, Fisher Fox at Farmers Association o Combo FIFA ng mga similya ng bangus para sa kanilang maliit na palaisdaan. Ang seremonya sa pagbibigay ng mga similya ay pinangunahan ni Mayor Trina Fermalo Fabic kasama si Vice Mayor Devin Foss de Maala, mga miyembro ng Sangguniang Bayan, mga opisyales ng Barangay Libertad, at mga opisyal ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Maliban sa similya, binigyan ng lokal na pamahalaan ang asosasyon ng mga feeds para sa alaga nilang fingerlings. Samantala, pinasalamatan ng lokal na pamahalaan si Vice President Lenny Robredo at ang programang Angat Buhay para sa pagbibigay ng pondo para sa mga fingerlings, feeds at para naman sa pagpapaayos at pagpapaganda ng mga fish pens ng asosasyon. Sa Palawan, sinimula ng ipamahagi ng Department of Agriculture ang 49 million pesos na halaga ng subsidiya sa abono sa ilalim ng Rice Resiliency Program o RRP para sa mga magsasaka ng Palawan nitong October 12. Mayroon nang naipamahaging 13 million pesos para sa 5,000 magsasaka sa bayan ng Rojas, San Vicente, Brooks Point, Nara, Sofronia Española, Aborlan, Araceli, Quezon, Taytay at lungsod ng Puerto Princesa. Ang makatatanggap ng subsidiya ay ang mga magsasaka na nakarehistro sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture at nakapagbigay ng kanilang resibo sa Municipal Agriculture Office bilang patunay ng kanilang biniling abono. Dumako na po tayo sa mga kaganapan sa kalakhang rehiyon, mga pangyayari at magandang balita na ipinatutupad ng mga regional government agencies. Sa regional news, sa pagpapatuloy ng pagdiriwang ng Oktubre bilang National Tamaraw Month, gaganapin sa araw ng Sabado, October 24, ang dokumentaryong Suwag o Suko. Ang kauna-unahang screening ng dokumentaryo ay sa isang webinar alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng hapon. Ipapakita sa dokumentaryo ang lahat ng dapat malaman tungkol sa critically endangered na tamaraw at ang kasalukuyang programang ipinatutupad para sa pangangalaga at proteksyon nito. Ang Suwag o Suko ay isang proyekto ng UNDP Biodiversity Finance Initiative o BioFin at ng DNR. Ito ay isinulat ni Celine Morillo at direksyon ni Ace Gatdula. Para makasali sa webinar, kinakailangan na mag-register sa DNR Mimaropa FB page kung saan makikita ang link ng registration sa webinar. Sa national news, binili na ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Gilbert Gapay ang lahat ng mga sundalo na dapat maayos ang pagpapatupad ng anti-terrorism law sa lahat ng panahon. Sa isinagawang talk to men ni Gapay nang bisitahin ito ang Central Command, binigyan din ito na ang bawat sundalo ay dapat responsible, accountable at objective sa pagpapatupad ng nasabing batas. Ayon kay Gapay, malaki ang maitutulong ng batas sa AFP dahil magkakaroon na ng kumpiyansa ang mga sundalo sa paglunsad ng operasyon. Ang pahayag ni Gapay ay matapos inilabas ang binuong implementing rules and regulations na siyang magiging gabay ng mga law enforcement agency sa pagtugon sa problema ng terorismo. Bukod sa kampanya ng militar para labanan ng terorismo, naniwala si General Gapay na kailangan ng whole of nation approach para tugunan ang problema sa terorismo. Pinuri naman ni Gapay ang mga tauhan ng Central Command sa kanilang mahusay na pakikipaglaban sa mga local terrorist groups kasabay ng kanilang pakikibaka sa pandemya.
Dumako na po tayo sa ating For Your Information. For your information, nominado ang Bansang Pilipinas sa 2020 World Travel Awards sa limang kategorya. Ang Best Tourism Board, Best Island Destination, Siargao Best Beach Destination, Best Diving Destination at Best Tourist Attraction Intramuros. Para manalo, kailangang bumoto online. Ang butuhan ay bukas sa lahat hanggang October 25. May panahon pa para suportahan ang ating mga nominado. Pumunta sa official website ng World Travel Awards sa worldtravelawards.com at mag-register. Maaari rin kayong pumunta sa official Facebook page ng Department of Tourism Philippines kung saan nakadetali ang paraan ng pagboto. Hanapin lamang ang post tungkol sa World Travel Awards. Noong 2019, nagwagi sa World category ang Amanpulo Resort sa Palawan bilang world's leading dive resort. Ang Banwa Private Island sa Palawan bilang world's leading luxury private island resort at ang Bansang Pilipinas bilang world's leading dive destination. At dito po nagtatapos ang isa na namang edisyon ng Ni Maropa News on the Go. Ako po si Leila Bingo Dagot ng Philippine Information Agency Palawan. Hanggang bukas, magandang hapon, Ni Maropa! Narinig ang mga balitang nakalat mula sa iba't ibang lalawigan ng Ni Maropa. Ni Maropa. Ni Maropa. News on the Go. News on the Go. On the Go. News on the Go. Hatid sa iyo ng Philippine Information Agency, Ni Maropa.